So nandito tayo sa panibagong video natin. So andito si Pops, ano pangalan mo? JB, di ba? So JB, simulan natin guys, no? Kasi medyo marami tayong re-review ngayon, eh, no? Kung makikita nyo. May Mustang tsaka may 84 na Civic dito, di ba guys? So pupunta natin yan mamaya. Para sa mga Civic boys, Pops, kasi marami nagre-request eh. Marami nagre-request para sa mga ano natin, di ba? Sa mga Civic boys, no? Rig SIR. Rig SIR. So, may mga fake ba na SIR, Pop? Ano, kasi yung mga SIR body, kung mapapansin nyo, is parang SIR na din talaga. Pero ang original nun, BTI? BTI. Tapos, pero ginagawang same body ano? Halos, same body halos. Ang pinagkaiba lang is? Disc brake sa likod, sa loob. Paano ba malaman pag original na SIR? Una, makikita mo, naka-disc brake yung likod niya. Four-wheel disc brake siya. So, Pops, no, makikita natin sa kotse mo, may ano eh. Yung harap ko kasi Type R na. Kaya naka-upgrade ako ng ano na, ng braking system sa harap. Type R yan, Type R. Oh, so, sige Pops, simulan natin sa harap. Ano ba meron dito sa harap, no? Makikita natin, SIR, no? Pops, ano ba itong mga meron dito? Kasi, naka-intriga itong ano eh. Ano ba ito? Ba't tayo may turotot dyan? Tawag nila dyan, Ram Air. Ram Air. Para mas madali siyang makahigop ng hangin. Kasi mga sakyan niya, EFI, more air, more power mo. Ah, yun yung sinasabi nila. So, ito Pops, ano to? Daily mo to? Halos ano ko lang to, Sunday car, bihira lang. Kasi, ang lakas na niya sa gas. But, ano ba makina nito, Pops? B20 Vtec na siya. B20 Vtec. Dock yun, dock. Dock. Ah, kasi ang original na SIR, Pops, dock, di ba? Dock na, di ba? Dock siya, pero 1.6. Tapos ito? 2.0 na. So, nagpalit ka makina? Change engine. So hindi ito stock, Pops? Hindi ito stock? Hindi, ano, maraming laman. Maraming laman. Carbon hood, di ba? Carbon hood, base kasi stage 21. Tapos carbon USDM side mirror. Isa sa spoon yan, Pops? Spoon o hindi? Iba yung spoon eh. Yung spoon kasi naliliitan ako sa kanya. Ito medyo malaki siya. Okay. USDM na ano. So sa likod, Pops, wala kang bumper? Wala kang bumper sa likod, Pops? Nalalagyan kasi ng alikabok. Ayun, tulad yan dito. Umaangon kasi alikabok pag nakaskab eh. Ayun, parang ano sa Honda. Parang mas napopugyan ako sa kanya pag walang bumper sa likod. Pero hindi mo pinang racing to, Pops? Pwede naman. Pwede. Kung nahamon. Kung kumabaga nahamon, di ba? Gusto lang talaga natin yung malakas. Ayun guys, no, wala siyang bumper sa likod kasi less weight. More power, di ba? Pops, ano ba meron dito sa ano natin, sa likod? Ayan. Ano ba yan? Blocks, LCA, rig blocks, then VWR subframe, tsaka tie bar. Tapos ayun din yung ano, anti-sway bar. Paano ang pinagkaiba na ito, Pops, sa mga generic na ano, mga ganyan? Yung stock kasi is bakal na ano, tsaka yung mga copy. Copy kasi nababasag agad yung mga bushing niya. Tapos ito hindi. Ayan, mas matibay. Oo, matibay siya. Bigate na. Coilovers kasi, violet din eh. Makikita dyan yung shock and kaya tinerno na lang. Okay. Ayan itsura niya guys. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Ano yan? Opa. Vtec, dock.
Pops, mugs natin, ano meron dito? Ay, yung mugs natin eh, ano lang yan? Rota. Copy lang siya. Rota spoon, ito ba yung tinatawag na spoon? Oo, eh, mahal yung original na spoon. Matibay so, naman siya, proven and tested na. Iniwan nga sa Clark is puro rota lang rin ang gamit nila. Ano ba, check natin? Loob muna, Pops, check natin loob. Ano ba meron? Okay, guys, no? Okay, so check natin guys no yung pintuan ni Pops kung may tunog ba kasi sabi ng tropa ko Pops lahat daw ng CIVIC may ano eh may tunog eh so check natin guys ha check natin kaputa meron CIVIC nga guys CIVIC simulan natin sa likod Pops so halos wala actually wala Pops no wala tinanggal to bakit walang ano dito sa likod Pops upuan tulad nga na sabi mo ano less weight more power kumbaga pagka nire-ready ko siya ganyan, dinala ko nga lang yung mga gamit. Pero ano, usually pagka yung tambayan talaga hanggang gabi, tanggal talaga. Ano, para kung sakaling ano, magkayayaan. Magkayayaan ng ano, chill drive. Pops, itong ano natin, ano tawag dito? Tawag yan is harness bar. Harness bar para saan yan? Para sa seatbelt. Ah, dito ko makapit. Oo, diyan siya nakalaban yung seatbelt natin. Kasi yung iba Pops dito nilalagay yung seatbelt, 'di ba? Dito sa ano. Pero itong sa iyo bat nakaganyan. Kasi parang semi roll cage yung itsura niya kung titignan mo sa labas eh. Para ba tong strut bar? Hindi naman. For ano, para sa seatbelt lang talaga siya. Eh. Ah, talaga? Okay. So akala ko siguro sa ano siya, no? Strut bar na rin dito sa gilid o patatag. Carbon nakikita na legit ba na carbon hood carbon ano to Pops? Oh legit na bride ko gaet palatandaan ng legit ito may mga made in ayan oh para sa mga car enthusiasts natin paano ba malalaman pag legit na bride ang bucket seat niyo, may mga taketa siya. Bucket seat ba tawag dito Pops racing seats racing seats paano ba malalaman may taketa siyang ganyan na ayan oh may made in Japan sa ilalim din meron siya eh kaso medyo magulo kasi Okay, Pops. Sige, check natin sa harap. Ano ba mayroon dito? Okay, so nakaupo na ako sa ganitong upuan. Puta, medyo iba, masikip yan. Iba yung tela niya sa copy. Ito, Momo steering wheel. Original. Then, ano siya? Quick release din. Para saan? Ba't ba tinatanggal yung mga ano, steering wheel? Ako, pinapasok ko to sa loob minsan kasi takot ako mawala. Then, ito. K-tune shifter. K-tune or K-tune siya kasi ayoko na ng ano ng local kasi naputulan ako dati. Then ito dinilit ko ngay armrest. Dati, walang armrest pa. Wala, delete armrest. Ganun. Delete armrest dahil pang ano to, pang type R na EK9. Ilagay ko dito. Tapos yung gauge niya pang SI ata yan sa US. Oo. Medyo rare na din yung ganyang gauge. To USDM na 2 din climate control. Tapos carbon ano tawag dito? Carbon. Center panel. Okay, so wala naman siya masyado guys, no? Wala naman masyado dito sa loob. So, actually lahat ng goodies nasa harapan, di ba? So, titignan natin. Pops, pwede ba natin buksan yung hood mo? Sige. Pops, bago mo buksan yan, ano ba meron dyan sa hood? Ano ba yung in-expect natin? Maduming makina. Masukal na mga wiring. Okay, sige. Tignan natin, Pops. Ano ba meron dyan, ha? Putang ino! So, ito guys, no? Honestly, nakikita ko lang sa picture. Pero ngayon nakita natin personally, 'di ba? So, Pops, para sa mga katulad kong walang alam sa Honda, i-discuss mo naman sa amin 'no, meron diyan. Oh, bali itong makina ko is B20 Vtec, ano, all out na siya na kung ano-ano nakalagay sa kanya, no. Pinalitan ko na yung ano niya, naka aftermarket na cams na siya na Pro 2, Stage 2 na skunk. Then valve spring retainers, skunk din, naka Wiseco piston na 84-89. Eagle rod, naka-balance yung crank. May ano kayo Pops, may mekaniko kayo. Meron kaming mekaniko. Hawak dito is ano, Nanotech transmission, pang ano yung transmission niya, pang EK9 yung transmission niya. Magkano Pops? 400. Kulang 400. Tapos ito, saan to galing na makina Pops? Usually, meron kamukayan dito locally yung sa CRV Gen 1. Okay, so ito Pops, bakit nakalabas tong ano natin, air filter? Kasi para ang nahihigop niyang hangin, malabas talaga. Tsaka malamig. Malamig? Ba't hindi nandito Pops? Ba't kailangan pang extend hanggang dyan? Yun talaga ang tama, yung malapit dito. Oo. Eh, mas mayabang lang yung dating sa mga. Sa totoo lang, ang hirap na kasi nananantya ako sa harap. Baka okay. So ito Pops, strut bar. Pang Honda talaga yan. Oric strut bar ng SIR. Tapos D2 coilover. Nakikita natin. Ayan, ito D2. D2 coilovers.
Ayan guys, oh, makikita nyo yung lug nuts ni sir, medyo rainbow, di ba? Oo. Tapos Pops, itong braking system mo, medyo iniba mo, di ba? Ano, type R na siya, pang EK9. Mas malaki, parang ang didikit na siya sa mugs. EK9 yung EK hatch. Yung EK na hatch? Oo, yun. Okay. Mga 5 lugs yun eh. Ito Pops, medyo malakas bumanat ba yung SIR natin? Oo, siguro mahirap masabi mayabang, pero may wala ako dito sa kotse. Okay, so Pops, baka pwede mo iparamdam sa akin yung tinatawag nating Vtec. Pwede naman. Pwede. Susubukan natin guys, no? Kasi first time natin sasakay sa isang B20, tama ba Pops? B20. So titignan natin guys, no? Kasi tayo humble Corolla owner, di ba? So hindi tayo rumi-racing, di ba? Carb type muna tayo, pero ngayon susubukan natin guys, sasakay tayo sa legit na SIR, di ba? Na swap engine, tama ba Pops? Opo. So, swap engine. So, let's go guys. Sakay tayo. Okay guys. So, sasakay tayo sa legit SIR. Medyo aalalayan ko lang siya kasi hindi ako nakagas eh. Ang nakatono talaga to sa place. De, ang layo nung gasan sa amin ng place. Ah, 100 yung nilalagay mo dito? 100. Doon siya talaga nakatono. Oh. Ang nailagay ko lang ngayon 97 octane. Okay guys, para sa mga magtatanong, no, ang tinutukoy namin ni Pops is yung octane na tinatawag. Tama, octane. So merong 91, 95, 97. Apo, 97. Sa 100, di ba? 100. So ang nakarga pa, yung mga EG doon is naka E85 na. Colorless yung gas nila. Sakay tayo guys, no? Titignan natin riding experience. Bibigyan tayo ng Vtec ni Pops. Pops, totoo ba yung balitang may Vtec? Oo, sige, testing natin. Sana bumagat. Guys, no, medyo nagulat tayo guys, no? Meron guys. Sa pa, susubukan ko i-rolling lang. Kasi ayaw talagang bumigay nung ano. Siniyan guys, no? Pasensya na. Mas maganda sana kung naka-blaze. Oh, mas maganda naka-blaze, no? So, pinawisan tayo guys, no? Medyo kinabahan tayo kasi may mirage, no? Tangin, nalabas na tayo rito sa halimaw na to. Okay guys, no? So, natikman natin yung Vtec ni Pops. Pops, ano ba mga ma-advise mo para sa mga ganyang gusto bumuo? May mga galit na naman po. Hindi, para sa mga gusto mo, yun, tuloy nyo lang yung pagustuhan nyo. Kasi ako, yung ibang, ang pangarap mga sports car, ako talaga, mula bata pa lang ako, ang pangarap ko na, itong ano, SIR talaga. Hindi ako nangangarap na ng bang Mustang, sports, Mustang katulad na ito. Ayun, no? May Mustang tayo dyan. Okay yung Mustang. Okay, okay no? CIVIC talaga tayo. CIVIC talaga. CIVIC hard fans, no? So, Pops, mga tanong ko lang, no? Ba, pwede mo sabihin sa amin? Pwede mo sabihin sa amin, magkano ba inaabot ng mga ganyang setup? Yung makina siguro, mga kulang 400 na ina. Lakas ang B20. Nasa 13 siya. Kung papalaring ka pa, sisilip pa siya ng 12. 12 na? 12 seconds. Ang 1-2-1 ay quarter mile. A quarter mile? Yung iba nga, sorry ha, pero yung iba, ang alam ko, nag-E11 pa eh. Itong pagka sa mga hatch na alagay. Okay guys, so nakita nyo yung Vtec guys, no? So sana na-shoot natin ng maayos, no? Parang puro mura yung nasabi natin, pero nakakatakot sa mga guys, nakakatakot. So Pops JB, no? Salamat sa papa-experience sa atin ng mga legit na SIR, no? Sulit na sulit yung biyahe natin dito sa Bulacan, guys, no? Marami pa tayong susunod na mga Honda dyan, di ba? So, kita-kita tayo sa mga susunod na video, guys, no? Peace out!
Pops, ba? Ganda ng ikay mo, boss, ha? Ang pangit nung hataw ng primero, segunda, no? Put-put-put, eh. Eh, na, tumutopi nga. Tumutopi. Aba, may gusto ko batiin. Gusto ko shoutout. Shoutout nga pala sa magandang asawa, Lorena Tolentino. Yeah. San Lolo. Pops, asawa mo, hindi naman pinagbabawalan sa mga kargay-kargay. Ako ko, medyo supportive naman siya, pero itong nagpakasal kami, na ibang pananaw, naging hater na siya nung kotse ko. Pero shoutout pa rin, Pops, syempre, di ba? Mahal na mahal, di ba? Yun, okay.